Pero sa dalawang legend natin na sa motor team natin, alam ko masaya kayo dyan. Riding peace mga brother. Salamat sa memories nyo. Hola motoristas! Last time ay lumapag na tayo ng Puerto Galera at nasilip din natin ang Sabang area bago tumuloy sa White Beach at doon nag-check-in. Ngayon ay nanamnamin pa natin ang beach area at magkakaroon ng maikling tour sa City of Calapan bago tuluyang bumalik pa uwi. Abangan nyo din ang breakdown na expenses natin ng buong Mindoro Loop. Let's go! Good morning motoristas! Good morning! Di ba ako kita? Ayan. Good morning! Finally, umaaraw. Ganda ng panahon. Ganda niya. Ayan o. Kasi kahapon talagang napaka-gloomy dito. Tapos maambun pa nga. Di ba? So, at least pinagbigyan tayo kahit ngayong umaga. Hello, trooper. Tara, punta lang tayo dun. Ayan, makikita natin ang maliwa-liwanag. Good morning! Oo naman, syempre, makikita. Alright, so yung mga kasama natin, nauna na, no? Kasi tayo ay mga nagkasigasa pa lang, mga gamit-gamit. And ito yung chance lang natin na bumawi ng konti sa tulog dahil for the past few days, lagi tayong kulang. So yun, nandun na sila and magbe-breakfast na tayo, okay? So mga hindi pa alam, ito tayo, White Beach Lodge and Restaurant. Mahahanap nyo naman yung sa Google Maps. And meron silang access dito sa likod nga. Nilalakang man ito pag gabi na pag nandito na lahat ng guests. Again, ito yung daanan. May kaliwat kanan niya ng mga stores. Hanapin na natin sila. Good morning, motoristas! Kaya lang, ayan. Against the light sila. Morning! Morning, motoristas! Ayan. Sige, order na kayo. Order na ba kayo? Yes, order na. Ayan. Ito yung kagabi, di ba? Naalala nyo. Tapos yan, makikita na natin ang maliwanag. Ito, yung ginagawa nila. Malaking, ito yung malaking project eh. If you remember, nung kumain tayo last night, ayan. Ito yung kahabaan na yan. Pinapaganda pa talaga nila. Ayun ang beach, oh. Parang it's smaller than I remembered. Ito mo. Naalala niyo yung last time na punta natin dito, syempre, pre-pandemic. Bukod sa maraming tao, ang daming mga boats, mga water activities, punong-puno hanggang dun. Dun tayo pumunta. Pupunta pa rin tayo dun mamaya. Okay? Tapos yun. Halos walang tao. Diba? Ganda ng mountains, oh. O siya, tingnan nyo na muna sa taas. Uy, mayroong boat, oh. Anyway, so, yeah, enjoy lang natin tong day na to. Ang mangyayari ngayon, motoristas, no? Okay, magkalala, later, bibigyan ko kayo ng summary of expenses para magka-idea kayo kung trip nyo pumunta dito, mag-ride, mag-Mindoro Loop. Yun, may idea kayo sa expenses. Siyempre, depende naman yan sa tutulugan nyo, sa kakainan nyo, and sa motor na ginagamit nyo. Pero again, para mame-measure nyo kahit papano, meron na kayong basis para ma-prepare nyo yung budget nyo, okay? For today, enjoy lang namin tong beach area na to. Yun nga, kasi sabi nila, lagi na lang daw puro trabaho. So, ang gawin ko naman daw kahit papano, magkalat ako ng konting time, or siguro ito, at least nga, half day, para mag-enjoy naman, di ba? Hindi yung puro work, kundi puro vlog. So, yun ang gagawin namin today. Then, after that, kakain lang ng lunch, then alis na ulit kami, dahil magkakalapan kami, hindi na dito sa Balatero, like originally planned, kasi gusto namin gabi na yung schedule ng Roro. Makuha namin para pagdating sa Batangas City, hindi na prime time, kaya hindi na kami matatraffic sa Batangas and sa may Calambay area. Okay? Okay na muna tayo. Oh.
Hala, so meron mga nag-aabang dito ng mga ating kaibigang botnet. So para magka-idea kayo motoristas, kasi nga hindi naman kami mag-island hopping or ano, para magka-idea lang kayo sa mga activities na pwede nyong gawin dito. Eto, sige kuya, ano mga meron tayo? So meron tayo dito sa Puerto Galera, meron tayong island hopping, snorkeling, tsaka meron tayong mga Tamaro Falls na pwede puntahan. Okay. Dito sa snorkeling, makakapag-snorkeling kayo sa halagang 1,800 hanggang 6 na tao. 1,800 pesos? 1,800. Anong mga kasama doon? May ano ba yun? Maliit na boat or ano? Hindi po siya kasama yung small boat. Optional activity siya. Okay. Sa big boat natin, ang kasama lang po sa snorkeling area ay ang mga gamit at saka yung mga life vest at saka tatlong island hopping. So yung kung saan ka magsasnorkel, hindi mo kailangan pala ng boat? Kasi yung small boat, sila lang yung allowed na pumunta ng underwater key. Giant okay, lang. Kasi yung bangka sasakyan natin papunta dito, malaking bangka po. Yun. So magkano yung ano, kung sarili mong small boat lang, magkano yung parkera doon? May idea ka? Ang small boat po is, pag i-abil nyo po yung tatlong activity nila is 400 po, isang tao. 400 per person. May dami pala, no? Marami po yung magagawa sa tama. Anyway, para hindi tayo abuti ng isang oras, ito yung contact number nila. Pakita mo po yan. Yan. Sige, Bossing Gerald, ha? Thank you. Okay, let's go. Alright, so tapos na kaming mag-breakfast. Hello! Kasama ko na sila. Lakad time na kami. Hola! As usual. Maya-maya siguro, ligo, hindi pa alam. Ito sila. Punta kami ngayon doon. Doon sa mga batuhan na pinutahan natin dati. Let's go. Kinabahan ako doon. Ang layo kasi natin, hindi natin masasaluman lang. Okay, so nakausap natin yung isa kanina doon, kaya lang yun mostly on snorkeling lang and other activities. Ito, may nakausap tayo, talagang island hopping. Bossing, anong rates nyo tsaka anong kasama doon? Ang rates po namin sa island hopping, bali 1 to 6 person po is 1,800. Package po noon, yung 3 beaches at tsaka yung snorkeling, kasama na po yung equipment natin. Saan sasakay yun? Bali, pamula po dito sa White Beach, magtutungo po tayo sa Manolo Pier para ma-identify natin yung ating kung ilan tayo. Para magre-register ka? Apo, register. Registration. Ilan ang capacity ng sasakyan natin? Maghihintay ba yung mapuno? Hindi po. Yung capacity po ng bangka to is almost 17. 17 people. Kung magkikita po ako ng 5 packs, yun na po itatakbo ko. Okay. So, depende po minimum. Sa mga kasalamuha kung... Yan. Yan ang gusto. Okay. Sige, ano bang contact details niya? Ito ka ba? Dito po ako dati. Ngayon po, nagkaroon po ako ng sariling bangka. So, nagre-recruit na lang po ako. Ano pangalan mo, boss? Dax na lang po ako tawag. Dax? Ano pong number nyo para makontak nila? 0965-4938-588. Okay. Sige, boss Dax. Salamat po. Okay, motoristas. Ayan, ang dami na ating contacts na nakita. Yeah, brother. Salamat. Okay, thank you. Ayan sila, vlog. Ayun, isang vlogger. Vlogging may vlogging. Mike! Ito yata yung ano eh, parang si Tito Winnie din. Hello! Hi. Sarap na mamakita sa camera. Oh. Hello po! Hello po, gusto ko po mag-shoutout sa asawa ko. Asawa ko, pasensya na po, na-extend ng one day. Dabiro lang, we're enjoying. Thanks! Hello, ito yung galing sa river. Tapos ginagawa na nila ng ano ngayon at walay. Yung bridge. Napaganda na talaga nila yung ano, yung pinaka-pathway siguro. Para, hindi ko alam kung ganito na rin sa sabang eh. Anyway! Galing tayo sa side na yun, doon sa dulo. Arin nyo mo ba ako? Tapos dito tayo sa kabilang dulo naman. Mas marami palang kainan dito. Mas maraming establishments. So, mas maraming choices. Di ba, Ale? Ngayon, kahabaan na yan, no? So basically, ganding ginagawa nila. Hanggang doon sa kabilang dulo na. Nag-start pala doon. Ganto yung peg nila. Ganto yung gusto nilang babuok. May tire-tiretso. Mga jet ski. So pwede ka mag-rent yan. Di ko lang alam kung magkano. So dito na tayo sa kabilang side nga. Mga iba pala dito, mas buhay. Hi! Hello! May nakaregonize sa atin. Kamusta? Kamusta pa?
Ako lang, ito yung nasa Bulalaan ko kanina. Ah, talaga? Oh, buti nakita pa tayo. Pangalan mo, boss? Arvin. Arvin, oh, sige. Alam ko, pabalik na kayo. Mamaya pa. Brother, ingat. Ayan, so mas buhay dito eh. Delgados, hindi yun pa. Nandun, mas maraming tao. Mas maraming tao dyan. Mas buhay dito. Ayan, oh. Parang dapat dito tayo na gano'n, ah. Nag-book eh, no? Nag-book ng accommodation. Ang dami eh. Alright, so tapos na nga tayong magtampisa, hindi lang tampisa. In-enjoy namin yung ano, yung tubig. Sarap. Ang tanong kami kanina kasi maraming jet ski dito, ayun no. 2,500 daw for 30 minutes. Tapos meron silang tama ba, boss? Tapos meron daw, pwede daw option na pumunta ng falls, 2,300 daw lahat daw kami. Kalungkot lang din na syempre kabuhayan nila 'yan, tapos yun nga wala masyado man tao. Pero hopefully basta mag-improve yung situation, wala na yung mga threat ng mga bagong salta na variants. Magtutuloy-tuloy na. Sana. Balik na tayo dun sa place. Ligo. Balik ng comfy clothes and then kain. And then, biyahe na ulit tayo. Papuntang Kalapaan. So, nandito na tayo sa ano ulit. Now, we're back here sa White Beach Lodge. And meron tayong motorista pala dito. Ayan, si Miss Stella. Motorista. Namit niya kagabi. Ayan, subscriber. Kumusta po? Hello, good morning. Good morning. Meron kaming Facebook page. White Beach Lodge and Residential La Estela. Yeah. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Ito, getting ready to leave na kami. Dito nga tayo sa White Beach Lodge. So it's 2 PM and yeah, pabalik na tayo ng Kalapaan para mag-book na ng Roro. And dadaan ulit tayo ng Twisties. Siguro approximately mga, kasi 60 plus kilometers lang siya, pero dahil nga sa Twisties, medyo mabagal tayo. Enjoy kami dito ng mga mabuti na kapag relax din. Ready? Okay, let's go. Thank you po. Salamat. Thank you po. Okay, so nakakatawa sila Miss Stella, yung mag-asawa, napaka-accommodating. So, sulit-sulit ang stay namin dito. Again, sa mga hindi nakapanood, 1,500 yung room ko. Good for tonight actually. Thank you. Ito ba yung malaking parking actually dito. It's a Friday morning, actually afternoon na pala. It's a Friday afternoon. Eh, napansin namin sa beach, dumadami na yung mga tao. So pag weekends, obviously, kahit pandemic, yan, mas marami talaga. So ang masasuggest ko kapag pumunta kayo dito and gusto nyo makaiwas pa rin or masolo yung, or as much as possible, konti lang tao, weekdays talaga. Ready? Let's go! So ito yung kanto motoristas, no? May nakalagay naman eh. So ayan yung bilyara, yung boss ray. Pagdating nyo doon, kakanan kayo. Right? Okay, let's go. Nakakatawa yung mga ano, mga tricycle drivers natin. Meron talaga sila mga numbers. Numbered talaga sila. So makikita mo na legit member siguro ng ano, ng organization siguro to, da. So at least yung mga tourists may medyo kampante din. Ah, oo, tama. May mga vests talaga sila para ma-identify din, 'di ba? So maaalala mo yung naka-vest na ganitong number, yun yung nasakyan yung tricycle, etc. Anyway, napansin ko lang. Okay. Sawa talaga kayo sa Twisties dito. Medyo napansin ko lang, no? Siguro dahil nga sobrang sunod-sunod yung mga likuan, mga curves. Maraming mga delinquenting umovertake. Siguro yung mga, siguro naiinip na. Kaya mag-ingat din kayo eh. Mga four wheels kadalasan yung malalakas umovertake.
Okay, so info tayo about, uy, ganda oh. Info lang about sa Montenegro Lines, no. So ang gagawin nga natin ngayon is we're going back to Batangas City via Calapan, Calapan City. And yung route schedule doon, particularly yung Montenegro, every 2 hours daw, no. And if I'm not mistaken, odd numbers. Ah, sorry, even numbers pala. So yun, even numbers 12 to 4, 6, etc. And ang kukunin namin na schedule is the 6 p.m. Ayaw naming maabutan ang rush hour. Bukod doon, mas masarap syempre yung biyahe na hindi mainit, yung malamig. So ang biyahe namin mga 6 to 8:30 or 6 to 9, depende sa bilis, no? Kasi baka maalo na ngayon eh. Yun, yun ang mangyayari. Okay, let's go. So pagdating natin ng Calapan City, meron tayong imi-meet na motorista, no? Nag-offer siya ng assistance sa pagbubuk namin sa Montenegro. Eh, nakakatuwa. So shout out to you, Miko Uy. Actually, mag-meet kami mamaya. Imi-meet namin siya doon sa rotonda or parang intersection ng Calapan. Tapos, yun nga, samahan niya kami, guide niya kami kasi binook niya kami in advance eh. So salamat ulit, brother. Anyway, see you later. Oh, by the way, alam ko, no, lalo na mga locals ng Puerto Galera, ang dami pang pwedeng puntahan doon. In fact, nag-offer nga yung owner nung tinulugan namin na isasamahan daw kami doon sa may overlooking area, yung ginagawang ano, passage or ginagawang daan going to Abra de Ilog. Pero syempre putol pa yon. Pero meron daw part doon na overlooking, maganda yung view. And then also nag-offer sila doon sa windmills, 'di ba? Alam niyo naman, merong windmills itong si Puerto Galera. Kaya lang, yun nga, we decided na mag-spend na lang ng time doon sa beach. So ligo-ligo na lang. Pero definitely isa yun sa mga babalikan natin. Okay? And para meron tayong reason, huwag naman nating ubusin lahat. Tapos parang pinaspas, di ba? So yeah, babalikan natin ulit ang Puerto Galera. Depende, depende sa siguro. Pero ano na yun, most probably kapag nakapag-Mindanao na tayo. Alrighty. About 2.5 kilometers from the rotonda. So meeting place natin with Miko Uy, motorista na tutulungan tayo sa booking ng Roro. And more importantly, nasamahan niya tayong bumili ng pasalubong. Alam niyo naman kung gaano ka-importante ang pasalubong, di ba? Let's go! And we're almost here. Nasaan kaya sila? Hi, Miko! Una pala! Kamusta? Kamusta? Kasama nyo! Ah, hindi, hindi, hindi. Ito pala siya. Kamusta, bossing? Ano nyo? Nakuha ko na kayo ng ticket. Okay. Aba, 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 aba. Yan, sir. Okay. Itong 20 pesos, ito yung may back ride. Okay, okay. Hindi ko lang alam kung saan niya inattach na number yan. Okay, okay. Basta hawakan nyo na lang po, isa na lang ang kumapit. Ah, isa na lang? Opo. Okay. May pupunitin sila sa dyan. Okay. Tapos ito yung booking ninyo, more lang ang ginawa namin dahil 6 pounds sa kayo eh. So, naka-coordinate na naman kayo sa Montenegro. Anong 4 yung? 4 p.m. ito, pero 6 p.m. kayo sasakay. Ah, pero nasabi na. Ah, okay, okay, okay. Sige, kaya, sige. Kaya kasi kayo ng port. Okay, salamat, salamat. Magkanong damage? 265 times 4 plus 20 po. 265 times 4? Ay, ano, 65 po. 65 times 4. Ah, okay. Plus 20 pesos po. Sige, sige, sige. Bigyan ko na rin kayo, sir. Ano yan? Token po ito namin, ang grupo. Wow! Ilan ba kayo? 5. Kung na sir ang magbigay. Tapos sige, sige. Tapos sir Ramit, siya po ay gawa ng mangyan. Uy, talaga? Yung mga ano natin, katutubo natin. Wow. Hindi po sinang gumawa niya. Yan po yung product dito. Oo. Ito na lang sir, ang bahalang. Salamat ng marami. Ang dami nito, ah. Thank you. Tapos ito
sir, event t-shirt namin, apat lang to. Oo. Mili ka na ng size. Mm. Namin ang bahala. Wow naman, salamat sa token ha. Again, shout out to OMMRC. Oriental Mindoro Motorcycle Riders Club. So, siya yung member doon. Ha? Ah, sure, sure. Meron palang motorista din dito. Okay, let's go. Sama na tayo sa kanya. Buti na lang maaga siya kasi tiger pala to. So sinabihan kasi namin siya na gantong oras kami darating. Ang ETA namin is 4 o'clock. Tapos alis namin ay 2 p.m. So nag-alat kami ng 2 oras. So nung sinabi namin 2 o'clock ang alis namin, sabi niya duda siya na alas 4 dating namin. Kaya kaya inagahan niya. Nice one brother. So pupuntahan nga daw natin yan is sa may gumagawa daw yata ng Suman. I don't know. Yun, gumagawa ng Suman. Kaya doon tayo bibili. Pero meron din daw banana chips doon. Kahit anong mga specialty nila, syempre bibili natin yan para sa ating CIC. Kamaanan tayo. Okay. Ah, sa City Hall mismo. Sa I Love Calapan siguro to. Ayan. Picture man lang tayo dito, diba? City Hall nila. Oh, hello po. Yun! I Love Calapan! Okay, so samahan na niya tayo sa pasalubong. Speaking of tiger, no, maraming actually nagsasuggest, nagre-recommend na bakit hindi natin subukan yan. Actually, isa sa mga ano natin yan, nasa bucket list. Malalaman natin, no? Tingnan natin by next year. We'll see. Okay, bili na tayo sa ating cash. At, uy, iniwan na yung helmet. Ah, bili na tayo. Matik pala to eh. Ayan. So, Merles. Merles yung kilalang ano, no? Kilalang ano ng Suman. Gumagawa. Ayun, yun. Sige. Ayun, pinasurgest, diba? Ganto yan, ah. So, sila yung kilalang gumagawa. Ito daw, sila daw mismo talaga yung gumagawa ng mga Suman. So, yun. Dito tayo dinala. Kaya, siguradong, bukod sa fresh, eh, authentic. Authentic, eh, no? Parang may peke. Okay, bili na tayo. Ayan, dami. Meron mong Coco Jam. Ito yung Suman. Ito yung boss, diba? Yung sinasabi mo? Sila po mismo ang gumagawa niya. Okay. Suman sa Lihiya. Lihiya. Okay, bili tayo nito, syempre. Alright, magtanong tayo. Ah, presyo muna. Ate, magkano ito? 130. Ito po? 220. Ayan, motorista. So, 130, 220. Ito mga bibili natin, syempre. Ang tanong, paano ko pala dadalhin? Hindi, basta meron silang tamang packaging, eh. Okay yan. May basket po kayo na pwedeng, ay papatong na lang. Uy, ano to? Coco Flakes. Di ba pareho lang yun? Ah, ito may ginagawin. Ayun sa... Pinakalaman. Buko. Kaya palaman. O nga no, Coco Jam din. Palamaners. Oops, nalaglag yung mga kayamanan mo. So paano kayo dadali na naman to? Bibigyan ko yung mga tita-tita ko kasi. Pero buko pa din yun, yung Coco. Coco Martin. Sakit sa ulo mong kausap. At magkano isa nito? 160 po. 160, mahal pala. Isa na lang. Uy! Parang masarap to, oh. Okay, let's stick to the popular. Ay, kamusta? Tama ka na rin naman, motorista. Ito, motorista sa binili natin. Ay, pa-compete po muna, madam. Ikaw ba yung kumuha nung ano, video? Ang galing, no? Ganda nung kuha mo, ha? Ah, na-compete mo natin? 120 po. Ah, kulang pala ako. Dali, pwede bang maghugas na lang ng pinggan? Sige lang, kunin ko lang yung ano. Okay, so, CIC, ha? Ubusin mo to. Eto, feeling ko magugustuhan niya ta. Alright, sige. Punta na tayo dun. Alright.
Dahil maaga pa kami, no? Kasi 5 o'clock yung ano, nasa 4 o'clock pa lang. 5 o'clock pa lang kami pupunta ng port. Kasi 5:30 ang boarding. We decided to check out first their Heritage Museum. Correct, mga motoristas. Kami pa lang daw ang outside of Mindoro, first ever riders or rider group na makikita or mabibisita yon. So that would be an honor. Kasi ano yun eh, puno daw, puno kanina, lalo na ng hapon. So, kaya hindi kami nakasingit sa schedule. Pero nakakontak niya ngayon yung nandun sa museum. And nagkataon yata may nag-open up na slot. So, sakto. Mafi-feature natin, di ba? So, bagong-bago lang yun. Kaya, yeah, I'm really excited to show you yung Heritage Museum dito sa Oriental Mindoro. Let's go! So it's been a while, no, since nakarating ako dito sa Calapan City. Nakakatawa. Itong part na to, hindi ko masyadong naikot eh. Ah, okay. So yung entrance siya papuntang City Mall, katapat ng City Mall. Ganto, oh. Bagong-bago nga, oh. Heritage Museum. Ganda! November 15. Wow! O nga, no? Kaya pinilit ko kayo. Dapat pa. Totoo, sayang kasi yung opportunity. Oo, nandito na rin. Oo. Oh. Dito rin ano natin pakiyan. Balik na tayo. Ah, okay. Ganto, oh. Bagong-bago. Lakas, sir. Maaga pa. Oh, yun. Good, good, good. Sige, sige. Ang kagandahan, sir. Hindi tayo magmamadali. Oo, oh, bayad. Tama. Yes, yes, correct. Thanks, thanks. Sige, pasok na tayo. Alright, so nandito na nga tayo. Na nakita nyo kanina, ito sa likod ko. Sobrang bago, ang ganda. O, pasok na tayo sa loob para makita natin. Ito kami nagpark. Ano naman, may magbabantay naman daw sa iniwan namin gamit natin. Yun ang kagandahan pag mayroon tayong nag-coordinate. Sige, pasok na tayo. Ayan, pasok tayo. Hello, sir. Hi, sir. Senior Tourism Officer. Senior Tourism Officer. Magandang hapon po at salamat po at naisingit nyo kami sa schedule na to. Sayang, ang ganda nga, oh. Sayang kasi kung di po natin ma-feature, no? Sige po, magandang hapon po. Ah, dito. Oy. Woo! Grabe ah. Ito syempre mga tamaro. Isang scan lang muna no nung lugar. Ganda niya oh. Kita niyo yung paint pa parang kahapon lang pininturahan eh. Tapos ito oh, pininyo motoristas oh. Grabe, di ba? Hello, good afternoon. Thank you. So, register? Yes po. Sige. For register. Alright. So pasok na tayo. Ah, so ito yung susundan namin na batch. Tama ba? Or sasama na kami, hindi pa? Ah, pwede na kami sumama, okay. Tayo maingay. Let's listen to them, kanto. So ito po ang kanyang dissertation. And so we thought that to present Mount Halcon is to present the endemic plants of Mount Halcon. Ang pinaka most notable of the collection, ito po. This is a very rare plant na hindi makategorize at hindi makluster. And so, thanks for the American Scientific Organization, gave it a scientific name, Heliocarpus mandae, after pangalan ng isang Mindoreña na taga Mansalay. And it's something that we can really be very, very proud of. So sa mga science, sa mga biology books, lalabas na po ang pangalan niya. Isang plant ay named after Dr. Edmund Diaz. It was donated to us. Ano po ang nandito? Isang app. Mag-type kayo ng any word in Tagalog or in English.
itatranslate niya into Kaninoo. Sa Kaninoo, tapos merong script na Surat Mangyan. Magkaano po siya ng parang Surat Mangyan. Okay? Ang next project nila, na sabi i-donate and we're still trying to perfect it, i-donate daw nila next year, yung keyboard na Surat Mangyan. Kita tayo. Now hand lake. Kasi mahal tanah. Ano yan? Mahal tanah. Mahal tanah. Yes. Mangyan, halkon, now hand lake. Siya motorisas. Fifth largest lake in the Philippines pala. Okay. Ayan motorisas, basahin niya. Pause niya na lang, ha? Okay. Medyo may time limit tayo. Tinatawag nila sir na tamaraw. Ito na yun. Uy, may skull pala ng tamaraw. Na-preserve, ha? Na-preserve na. Ceramic coating, men. Uy, collection of mga antiques to, ah. Mga cameras. Okay. Uy, si po. Ano lang siya? Subject ng photo. Parang mag-take. Siya rin siya, ah. Okay. Ito po si Mr. Proto de Lejes, one of the pioneer po ng photography here sa Mindoro. Ah, okay. And then parang 24/7 po kasi open yung ano nila. Yung photography siya. Ito po yung mga collections niya. Tapos, ito po yung first photo na na-develop niya. Ooh, grabe oh. Meron siyang eye for photography talaga. Ano yung back? May background na ano, no? Parang, okay. Painted. Ito yung family niya. Okay. Ito mga ginamit for agro-industrial uses. Juan Morente Jr. Shop. So, there's so many to cover here, motoristas. Siguro you can just pause or even Google para magkaroon kayo ng more idea. Ang goal lang natin today is to just give you a glimpse of what the museum has, no? Yung collection nila, okay? Yun! Iron, naalala ko yan, may nagkaroon pa kami nito before. Lieutenant Gozar, Japanese bomber, okay, kwento lang pala yun. Okay, again, motoristas, will not cover everything, just I'll just give you a glimpse. Definitely, nagkaano kami, yung parang tomba-tomba. I don't know if that's the same. Bagong-bago. Ayan. So, we can operate this tablet, tama ba? Nakasaksak ba? Ayan, okay. Ayan. So, pwede ka mag-type. Kunwari, may nanay na talaga, no? Kunwari, syempre, the usual, para kay CIC ko. Mahal. Dapat po at is Mangyan word yung isusunod. Ah, ganun. Tapos siya magta-translate. Tama ba? Yes. Sige nga, bigyan mo ang example. Dictionary. Yan. Ito po kasi mga Mangyan words na yung nakalagay. And then, makikita mo po yung meaning nila. Here, ayun. Mahaba. Yung aba is mahaba. Okay. Yes po. And then, this is the script po. Ito mismo yung makikita mo. Hanano. Tingnan natin. Kunwari, bigla tayong tinawag. Sinigawan tayo, kunwari. Sinigawan tayo ng ano? Alibubog ka, alibubog. Kunwari, ganun. Alibubog. O, ano kayo ibig sabihin nun? Mayabang. Bubuy. Mukha daw akong bubuyok siguro sa chan ko. Okay, sige, tuloy. Next. Uy! Parang ano ah? Palasyo. Sige, madam. After you. Wow. Parang castle talaga, no? Ayun na yung port pala. O, ito na yung dagat, o. Meron na. Siniguro namin yan. Dalang-dala na ako dyan, eh. Ang ganda, o, motoristas. Tapos, madam, ano yun pag dinerecho mo? Ano meron doon? Wala na? History nito. Building na to. Uh-huh. Dati siyang fortress. Calapan Fortress. One of the 14 Spanish fortress po noong 17th century. Na purpose po niya is to defend the island from the Moros. Mm-hmm. Ayun po siya. Kaya po parang... Mga pirates, no? Yes po. Kaya po parang ang dating niya is parang world city. Parang ganun po sa Instagram. Pag may mga dumadating na mga ships dyan, na mga Moros, mga invading Moros, mga pirata, mag-defend sila dito. Ayun pala, kaya pala ganito na yung design niya. Yes po. And then yung nakita niyo po pagpasok niyo na wall, hindi ko na po kasi na-explain sa inyo. Yung wall po, yun po yung original wall ng building. Parang inano lang po siya.
Wait, yung pagpasok na pagpasok ng kwarta, di ba? Yung parang... Yung mga stones po. Stones, no? Bali, dati nung 17th century po, parang hindi pa naman po uso dati yung mga cement, di ba? Yes, yes. So, ang pinampandikit po nila doon is mga egg whites. Egg whites, di ba? Yes. Alala ko yun. Okay. Sige, hay, tingnan natin. Pasyal pa tayo. Thanks, ate. Pasyal pa tayo. Ito, bagong-bago talaga. So, imagine mo, fort pala talaga to dati. Alright, so ang galing na nakakatuwa lang na naihabol natin to. I mean, paalis na dapat tayo pero nagkaroon tayong chance dito. Salamat ulit, Brother Miko, no? Kasi ito yung mga gusto nating ano eh. I mean, to get a complete experience of, let's say, a province, mas maganda kung malaman mo yung history nila, di ba? Kahit paano, or makabisita ka man lang sa mga important historical structures nila. Na yun nga, tama-tama ito yun. Okay? What a way to finish, di ba? Sige, tara tayo niya may support pagkatapos mga photo ops. See you later! Brother, ano to? Ano yan? Yan, ito sir. Uh-huh. Ballroom hall po yan. Ah. So, this is po kasi, the Tamaraw building. Okay. And then, the other side po is the Mangyan Hall. Yan yung mga function, nandyan po yung mga function rooms, yung ballroom. And okay. And then, this one po, the stage. Uh-huh. We call that the Halcon Stage. Halcon Stage, okay. And then, pagbaba po dun sa May Cafe, that's the Nauhan Cafe. So, that's po mga halta na. Okay. Mangyan, Halcon, Tamaraw, and Nauhan. Okay. Sige. So, thanks. That sign po, yan po yung sign ng Mangyan. What we call Pakudos po. Pakudos? Cruz po in Spanish. Symbol? Parang ganun? Yes po, symbol. Okay. Parang for evil po. Parang for? Ah, pambugaw ng evil. Parang ganun. Nilalagay po nila sa damit. Sa damit? Okay. Embroider. To drive away evil pala. Yes. Okay. Thanks, thanks. Ito, silip nga tayo mula dito. May mga motor natin. So, andito tayo, motorista. Tapos, ito pala yung old city hall. Okay. Okay, so tapos na tayo dito. Papunta na tayo ngayon ng port, ng Calapan Port. Rinig nyo ba yun, yung siren? Kasi alas 5 na. Sabi nga niya, uwi na daw. Okay, let's go. Nga tayo sa port. Nadiri lang daw ng konti yung ano, yung Roro. Pero, yeah, on the way na tayo. Alrighty, so motoristas, since alam nyo na naman ang mangyayari dito sa kailangan tayo ng Roro and all, we'll just conclude our ride, our 3 na naging 4-day ride or revisit basically dito sa Mindoro, Mindoro Occidental and Oriental. Okay, so yun, once again, thank you sa mga tumulong sa atin, marami nag-assist sa atin, ng mga locals, nakakatuwa, kaya laking bagay na nakakabitin actually, kahit nadagdagan kami isang araw, ang dami pang pwede makita dito sa Mindoro. And nagkikwentuhan nga kami kanina, sabi ko parang mapapaaga yung balik ko ulit ah. Ganun naman di ba? Ang daming pang mga papwedeng puntahan. Yung mga falls, yung windmill, di pa natin napupuntahan. Ano naman daw sarado pa rin daw sabi niya. So kahit pinuntahan pala namin, hindi rin kami makakapasok hanggang doon sa pinakataas. So definitely, isa yon sa mga pupuntahan namin. Okay, so as I've said, this is a tribute ride, kumbaga, sa dalawang fallen brothers natin kay Boyoyong and Chief Fireman. So after I end this motovlog, panoorin yung tribute namin and what we will say about the two legends of Mutur. Okay? So I hope nag-enjoy kayo sa munting biyahe natin and sa munting adventure natin. And syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa mga future adventures natin kasi marami pa tayong pupuntahan. Okay? Here is the summary of my expenses. Take note that expenses will vary depending on your bike's fuel consumption, choice of food and accommodations, and of course, activities. It's a good thing we were able to do a Mindoro loop / tour in early December last year. With this pandemic going on for 2 years now, it's nice to be reminded of the excitement and adventure traveling on two wheels brings. It's been great witnessing again Mindoro's beautiful landscape, friendly people, and gorgeous beaches. That ends our tribute ride to our two fallen brothers, Boyoyong and Chief Fireman. Boss, maraming salamat ha. Sobrang laking bagay. Thank you so much ha. Sa susunod, mag-ride tayo kung may chance. Thank you, sir. Thank you, bro.
Don't forget to subscribe dahil ngayong 2022 na ang continuation ng Libot Pilipinas. Hanggang sa muli, adios motoristas! Hola! So JT here again, and sabi ko nga sa post ko, di ba? We will do this ride to honor the memory of our two fallen brothers. Kaya nandito kami, pakita muna natin ulit. Katapos na kami mag-dinner eh. Ayan. And, yan. Merong ano doon, the photographer. So nag-decide kami na siguro mag-share lang ng experiences. Actually, parang tanong namin eh, paano ka na-impluensyahan yung dalawa? Diba? Kasi sila, sa lahat dito, si Nabuhay Miles lang yung nakasama sa ride. Si Boyoyong, tsaka si Chief Fireman, diba? Kaming dalawa lang. And then the rest, napapanood. Pero don't worry, abangan nyo yung mga sasabihin nila. So, syempre, I will start. Sa akin, kay Chief Fireman, motoristas dito, dito madrama. Kasi gusto nga nila to celebrate their lives, diba? Gusto nila to remember yung mga happy moments. So si Chief Fireman, kapag may mga rides kami, siya yung madalas kong kasama sa room, diba? Kaya lagi ko naaalala yung mga dapat pala kita kayo para makita rin yung reaction nyo. Kami lahat vaccinated na kami. Fully vaccinated. Yun, siya lagi yung kasama ko sa room. Buti nga hindi siya humihilik eh. Yun yung weakness ko eh, pag mga humihilik. Mabilis ako magising. Ayun, so siya lang yung lagi kong kasama sa rooms. Nung nagdito sa Mindoro din, magkasama kami sa Sikatuna. Tapos, what else? Hindi ko na maalala yung ibang accommodations, pero ganun yung nangyayari. Tapos ang lagi ko naalala sa kanya, di ba maloko yun? Lagi nagjo-joke yun di ba? Si Chief Fireman, mahilig sa jokes yun. Pero in reality, pag nakasama mo siya nang matagal, tahimik lang yun. Pero pag gumirit yun, pag nagsalita yun, laging may laman, laging may kwento. It's either nakakatawa or yung mga informative stuff. Yun, yung naalala ko Chief Fireman. Mamimiss ko sa kanya, yun nga, yung parang ganun, bigla na lang out of nowhere. Bigla na lang mag-jojo o kaya mag... Diba? Biglang papasok. Biglang papasok, tapos may banat na isa tao. Oo, tapos puro kabastusan pa kadalas. Huwag kapasok ang jabbing. Ganun naman siya yung mga jokes niya, green talaga. Tapos, yun yung miss ko kay Chief Fireman. So, Chief Fireman, we're gonna miss you, pero thanks for the for the memories. Now, next naman kay Boyoyong, si Kuya Leonard. Leonard yung totoong pangalan niya. Siya yung parang nag-ujok sa akin, nag-ujok. Siya yung parang dreamer sa amin eh. Siya yung nagsasuggest sa akin, laging naniniwala sa akin na, di, gawin mo to, gawin mo yan. Okay. Na kahit ako, hindi ko akalain na, magagawa ko. And ganun din yung vision niya sa motor. So, malaki yung contribution niya sa akin bilang yun, parang nag-encourage sa akin. Kaya mamimiss ko yun, Laksi, lagi ko yung kasama. Medyo medyo pareho yata kami ng saltik sa utak. Kaya nagkaano kami. Tama nun. Yeah. So, sa inyong dalawa, wherever you are, ride lang kayo dyan. Yes. Okay, sige. Next. Okay, motoristas, for some reason, yung baterya natin from full bar, bigla na lang yung low bar. Pinatakot nga ako nito baka daw So ganito, kaya nag-shift kami sa phone. So phone na lang gagamitin namin, handheld na lang. Kaya pansin nyo yung nagkaroon ng loss of quality. Kasama natin yan ngayon. Ayun, sabihin mo. Alam mo, ayang dalawang legend na mo na sa motorista, sa motor team natin yan. Lalo-lalo kay Sir Boyoyo. Naalala ko pa yung napanood ko yung Mindoro loop nila dito eh. Yung person nila sa Mindoro. Laking tao, pero yung sa mga vlog, ang kulit niya eh. Laking tao, hindi mo akalain, parang mala Jimmy Santos. Yung laking tao niya, pero litig ang kuwela niya. Tapos, ay, kita ko naman kay Chief Fireman. Mala, parang asarap niya kasama. Yung, alam mo yung nakasama mo si Tito Manny. Parang mga ganun, yung ganun siya magsalita. Yung pagpasok mo pa lang ng sasabihin niya. Parang mong matatawa ka na. Yung mga konting jokes niya lang, parang hindi ka pwedeng hindi tatawa eh. Yung diretso. Pero sa dalawang legend natin na sa motor team natin, alam ko masaya kayo dyan. Riding peace mga brother. Salamat sa memories nyo. Thank you talaga. Alright. So kita nyo kahit hindi niya kasama, may impact pa rin kasi talaga sila eh, di ba? Na-impluensyahan pa rin sila. Okay, next. Hello. Hindi ko alam ang sasabihin ko eh. Ito nakasama niya. Nung katanawan. Si Kuya Leonard, tsaka si Doc, no? Si Boyoyong, si Chief Fireman. So first time ko sila nakilala actually, talagang mapapagaan yung loob mo, no? Kasi hindi sila yung taong Tulad na iba na parang isnabin ka lang, parang suplado, mga ganun. Pero nung time na yun kasi, nasumama ako kasi bago lang din naman ako, diba? Hindi ko rin sila kilala. Pero alam ko talaga masaya sila kasama. And totoo talaga masaya kasama. Walang usapang na parang matandaan. Ginawa niya pa, may shinare pa siya sa amin ng video sa phone. Ito, panoorin nyo ah. Ano yung scandal? alam niyo na yun. Tapos sabi niya, may nanaalala ko lang. Basta kayo, babang bata pa kayo, enjoy nyo lang yung buhay nyo. Maraming problema, pero unahin mo yung pinapanood mo, tapos mo muna yan.
Yun ang payo. Oh, yun. Oh, pero talagang ano, yun nga sabi ni JT, di ba? Talagang father figure talaga din si Doc. Kahimik na siya minsan. Sana, kahit sa isang buong gabi lang na pagsasama namin, eh talagang magdamagan na yung video ko eh. Wala na usapan. Bait mo, bait. And yun nga, kay Doc, kay Kuya Leonard, Ride in Paradise. Sabi ni Kuya Leonard sa akin, kahit yun nga, wala naman diferensya kung anong motor yung gagamitin mo. Basta, importante, marunong ka makisama sa tao, marunong ka mag-drive ng maayos sa kalsada. Lagi sinasabi ni JT din, sabi din ni Kuya Leonard na ride within your limit. Yun, thank you po. And maraming salamat. Tissue ba? Tissue? Ayun, yung tissue. Ayan, so ito naman si, ano, si Papa Mike. Ito, he's pretty new sa, ano, no, relatively new. Hindi naman talagang bagong-bago kasi matagal na natin nakasama. Pero compared din sa dito, sa dalawang buwok. Yes. Eh, mas matagal naman sila. Di hama. Pero still, yun nga eh, ang maganda dito, iba't ibang perspectives, di ba? So ito, sa perspective ng recently lang siguro. Pero hinabol naman niya yung mga videos natin. Pero yun nga, from the perspective na medyo fresh pa. Anong sa'yo, brother? Yun, ano, unang-una, tama eh, bago lang ako. Ako yung halos pinakabago sa motor family. Sa akin, unang-una, as bagong member, yun yung hindi wish eh. Yung parang, sana makilala ko yung mga pioneer. Sana ma-meet ko sila in person. Gaya nung nakilala ko si Sir Winnie the Pooh. So, lahat yan, kilala niyo. Nung nakilala ko yun, yung emotion mo na, wow, yung may starstruck eh. Hindi mo siya makakamayan ng isang kamay eh. Talagang dalawang kamay. Kakamayan mo bilang as a sign of respect. I thank you na-meet ko kayo. So, sa akin, sa nangyari, napasama nga ako sa motor team. Pero sayang, hindi ko sila na-meet in person. Pero yun nga, okay lang yun. Baga, talagang ako yung na-late eh. Pero sa nakita ko, sa naging contribution or naging influensya sa akin, yung kagaya ng ginagawa niya, ginagawa nila kay Sir JT, kung paano siya i-motivate na, sige, gawin mo yan, gawin mo yan. Kagaya ko, hindi ako veterano sa pag-motor. Pero nung nakita ko sila, napapanood ko, how come yung edad nila na yun, yung estado ng buhay nila, nagagawa nila magmotor para mag-support saan? Motorcycle tourism. Ako ito, maghapon lang ako nasa bahay, walang ginagawa. Sana all. Sana maka-join ako. Yun yung palagi. So this time na andito na ako, kumbaga hindi na kailangan mga ako eh. Kumbaga, gawin mo na lang para sa akin, susupport ako, yun nga, sa motorcycle tourism. And ngayon, to be honest, no, alam ko, kasi tingnan naman si Sir JT, batang-bata pa. Tingnan niyo ako, tingnan. Diba? Yung adrenaline, yung rush niyan, sobrang matindi. Marami pa tayong malilibot, marami pa tayong makikita, marami pa tayong mapapasyalan. Diba? Yun yung swerte ko naman this time. Kasi dito na ako napasama. Kaya hanggang sa huli, dito ako sa motor team. Sakto sa ano, sa election ah. So sa family po ni Sir Boyoyong and ni Sir Chief Fireman. Yun po, from the bottom of my heart, kahit hindi ko po kayo namin, kagaya ng kay Sir Winnie the Pooh, kung paano ko siya. Talagang gladly to meet you, sir. Ganun din po sa inyo. Nakikirami po ako sa bawat family po. Maraming salamat, Motor Family, Sir JT. Yeah. Thank you. Parang, alright, Oliver! Tissue! Anyway, yun lang. We just want to... We're just happy na nandun na kayo sa better place and we'll just cherish the memories that you have imparted dito sa amin, sa aming family. Alright, at sabay-sabay tayo. Adios. Yes. Adios sa kanila. 1, 2, 3. Adios, motoristas. Yee-hee. Yee-hee. Meron palang viewers sa likod. Naubos na po yung audience sa amin. So, yun na lang po yung natira. Oh.